Buong tapang na humarap sa media at ilang mambabata si Justin Dagdag na dating kadete ng Philippine Military Academy. Ikinuwento niya kung bakit natatakot magsalita ang mga kadete kahit na sinasaktan na sila sa loob ng PMA. It was instilled upon every student to make sure that what happened inside stays inside. Second, they were afraid that they will be further subjected to humiliation because of squealing. Tulad ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio, nakaranas din siya ng pambubugbog. Habang kumakain po kami, I was instructed to extend yung kamay ko. Then by use of a blunt table knife, yun po parang, tsaka niya po parang pinin down dun sa daliri ko. Sinaksak yung daliri? Opo. Sinabi ko po na parang tumama lang po sa puno, ganyan, kaya po nagkaroon na sugat. Ilang araw daw siyang nanatili sa ospital. Hindi to agad nalaman ng kanyang mga magulang hanggang sa magdesisyon na siyang iwan ang PMA. Ang kultura ng pananakit ang nakikitang dahilan kung bakit sa kabila ng mga batas kontra hazing ay hindi pa rin ito matigil-tigil. Most of the time it's dismissed. And you know the sad part about it, judicial system is full of luminaries that actually went through initiation rites and hazing as well. So parang it's so sad to see judges or lawyers that condone this particular act. Para matigil ang hazing, ipinanukalang gawin na itong heinous crime. I believe it will greatly stop this hazing because when you will be charged of hazing, you will not be entitled automatically to bail. Pabor naman dito ang mga magulang ng hazing victims. Kailangan niyang the full extent of the law is matikman ng mga kriminal. Until now, hindi natitigil. Kanya, palagay ko, it's high time. Plano ring ipanukalang gawing anti-hazing day ang February 10, ang araw ng pagkamatay ni Lenny Villa. Jasmine Romero, ABS-CBN News.